Magandang araw mga kaerogan. Bagong araw, panibagong vlog na naman. So, for today's video, naka-charge yung chronograph natin kasi may pupuntahan tayong kaibigan. May gawa siyang may DIY siya or homemade na PCP. So, titignan natin. So, na-message siya sa akin. Gusto niyang ipacheck yung velocity ng PCP niya. Na-check ko na yun dati, last time nung nagkita kami. Nasa 600 nasa 640 lang yung FPS niya. So yun, in-advise ko na palakasan konti, mag-increase siya ng konting tension sa ano niya, hammer spring niya. So yun, so ngayon check natin kung may nagbago ba sa ano niya, sa velocity ng unit niya. So tara, puntahan natin nang makita natin yung sariling gawa niya na PCP. So let's go. Karga 39. Oh, mag-check. Pila ganito FPS ni boss? 600 ka pin. Akong biduhan, hindi akong i-upload ba? Oo. Titest namin yung unit ni sir sa ano, titest namin yung velocity niya kung tumaas na. Kasi last time 600 ka? 640 lang yung FPS niya. So kailangan pataasan para one hit lang yung one hit lang panggala. So try lang namin dito lang sa ano, sa loob lang. Sige boss, balahan na to boss. Ito na lang yung tira boss. Okay ako. Ako na yung design yan, delete ang banda. Lubong rada yan. Boss Edward. Yun. 740. Urbana. Oh, boss. 740. 14. Oy, 14, boss. 714. Oy, at least tumaas na. Tumaas na. Dati 640 lang. 740. Isa pa. Pa, 715. Ayos, tumaas na. Isa pa, boss, last. Ben, okay. So guys, ito yung unit ni Boss Edward na DIY, no? Magaling, maganda pagkagawa, guys. Although hindi masyadong pulido talaga, pero at least nagawa ni Bossing yung ano niya, gusto niyang laruan. Yun, last time, 640 yung na-test namin. Sabi ko, kulang pa yan, sir. Dagdagan mo. Baka pwede pang lumakas. Yun, kanina naman, 715 na. Ayos. Tumaas na yung output ni sir. Ngayon naman, last option namin, yung pin niya. Pin ng valve. Puputulan. Para... Kaya ano pa, may konting additional pa yung power ng hammer niya, palo ng hammer. So next time balik ako ulit, try namin, tignan namin ulit yung ano niya,
velocity. Sigurado tataas to. Ayan. 1.8 output. Pero baka no, kailangan palitan yung gauge or baka kailangan i-check yung sa regulator ni sir. Pero okay na. Yan o. Hammer type yung ano niya. Pero bolt action naman yung lagayan ng pellet. O, diba? Dual siya. Pwede rin lagyan ng magazine kung gusto mo. Diba? Ayos. Ito guys, sariling idea ni Boss Edwards. Sariling diskarte sa laruan niya. Ayan. Ayan, naka-extra plenum pa. Kung ako, hindi ko kayang gawin tong ganito guys. So, saludo ako sa iyo sir, Boss Edward, kasi may nagawa ka sa ano mo, laruan mo. So yun guys, nakauwi na tayo, no? So okay na, na-test na natin yung velocity ng laruan ni Boss Edward. So yun nga, ayos naman. Kahit papaano, tumaas na rin yung ano niya, velocity ng unit niya. So ito pala yung gamit natin na portable na chronograph. Bibili lang natin to sa Shopee. Yan. Maliit lang siya. Maganda dalhin. Kung makikita nyo yan, naka ano yan, naka set sa meter per second. Pero ganito lang, change natin yung ano niya. Reading niya to FPS. Ito lang, papatayin lang natin. Yan. Then, on natin ulit. So, pag lumabas yung FPS, yan, click natin yung button. So, yun, naka-FPS na yun. Magre-read na siya automatically. So, dito yung, ano niya, dulo ng barrel natin. Yan, papatong lang. Then, na-adjust din kung gano'ng kalaki yung outer diameter ng barrel. Na-adjust sa ilalim. So, ito naman yung bulb niya. So, kung pansin nyo, blue. Yung isa, white. Kasi, nung time na unang bili ko nito, hindi ko na namalayan na yung dulo pala ng barrel ko, nakatapat na pala dun sa bulb. Kaya, nung pagputok, syempre, talsik. Wasak. So, nakita naman ng, ano, ng duplicate niya or na-discarte yan naman. Ilagyan ko muna ng ano, yung LED bulb. Akala ko yung ordinary na LED lang. Hindi pala. Dapat IR or infrared na LED yung gagamitin. Nakikita usually natin, nakikita sa mga remote. Ganun. Yan. Nadali yung isang remote namin dyan. Yan. Nilagay ko. Para mag-read siya ulit. So, yun. Ayan, dito na lang yung video natin, mga ka-Ergan. Yun. So, mga bagong viewers natin dyan, don't forget to subscribe and click nyo na rin yung notification para updated tayo sa mga next videos natin. So, hanggang dito na lang tayo, guys. Kita-kits sa mga susunod na videos. Thanks for watching. God bless and ingat always.